sa ang pakikiramay sa pamilya ng walong pulis na namatay sa pag-atake ng mga rebeldeng MPA sa Aliakapan, Cagayan. Live mula sa Cagayan, si Harris Julio magbabalita. Harris. Bernadette, inaasahang anumang oras ay darating na dito sa chapel ng Regional Police Office ang mga labi ng mga namatay na, pulis. Dito sila pansamantalang ibuburol bago sila iuwi sa kani-kanilang mga bayan. Patay ang walong membro ng PNP Special Action Force nang pasabugan ng landmine ang kanilang sasakyan sa barangay Kataratan. Magpapamedical lang sana ang 15 mga pulis sa Alakapan Municipal Police Station nang atakihin sila ng mga rebelding NPA. Pinagbabaril pa ng mga rebelde ang mga pulis, nakaganti naman ang mga pulis, pero 7 agad ang nalagas sa kanila. Si PO3 Vladimir Tabarejo ang siyang tumatayong team leader ng grupo. Ito naman nung nakaraang-araw. Nagbibili naman siya sa mga anak niya. Hindi siya ano, umiimik. Nakayukol lang naman, titinan ko lang. Parang ano, malalim ang iniisip. Siguro, paano na, paparamdam naman sa kanya. Ano. 7 mga pulis naman ang lubhang nasugatan at ginagamot ngayon sa ospital. Ayon kay Police Senior Superintendent Gregorio Lim, malinaw na pinaghandaan ng mga rebelde ang pananambang. Sa burol na ito, nagtatago umano ang mga rebelde, kung saan nakalagay ang detonator ng improvised landmine. 2 pang landmine ang nadiskubre ng pulisya sa gilid ng kalsada. Ang intensyon nito, kasi nga yung pagtingin namin doon sa taas, may mga baon sila eh. So siguro prepared sila na talagang ano na ambush. Nag-iwan pa raw ng mga dokumento ang mga rebelde na may kinalaman sa nakaraang halalan. Tinutugis pa rin ng mga pulis ang mga rebelde at tumutulong na rin ang tropa ng mga sundalo sa lugar. At Bernadette? Maraming salamat sa iyo, Harris Julio.